So welcome back to my channel mga bro. Ito may share naman tayong isang video tutorial. Ito Sony mga bro, 40 inches. So plug in natin mga bro. So ito yung naging problema niya. Yan mga bro. So buksan natin mga bro. So ito na mga bro, natanggal na natin. So mag-voltage check muna tayo. So plug in natin mga bro. Yan, nag-backlight na. So check natin yung 12 volts. So yan mga bro, mayroon. Check natin yung 1.8 ito. So 1.8, so meron din. So check natin ngayon yung dito dapat meron tayong 12 volts. So ito meron. So 3.3 natin. So mayroon din mga bro. So itong EBDD wala to, kasi pag ganito walang supply yung ating bone. Diretso tayo sa bone. Ito mga bro, yan ang bone natin is 32 lang, 0.32. So wala. So tapos nag-check na tayo ng mga SMD. So wala rin tayong nakita. Okay din yung mga SMD capacitor. So ang gagawin natin dito mga bro, subukan nating mag ito mga bro. So subukan natin ditong mag cutting sa mga CKB lines. Itong CKB1 to CKB4. CKB1 kapares niya is CKBB1. CKB2 is kapares nito is CKBB2. CKB3 is ang kapares is CKBB3. At CKB4 ang kapares is CKBB4. So walong gate signal. So ito mga bro, yan may ano naman yan, may test point yung nakakulay dilaw. Yung sa taas na banda, itong apat na test point, ito yon ang sa taas din. Sa ilalim, so anim yan. So yan, anim na data, yan din sa ilalim. So mag-cutting tayo nito mga bros, bukan nating mag-cut. Itong walong CKB signals, yung CKB1 to CKB4 at yung mga pares nila. So walo ang ikakat natin mga bro. So pause ko lang, tapos linisan ko to, tapos ikakat, tapos testing tayo para hindi mapahaba yung video natin, tapos mahirap pula tayong taghawak. Ipapakita ko na lang sa inyo kung bago tayo magtesting. So tuloy tayo mga bro. So ito na. Ito ang disadvantage pag sa 40 inches pag yung mga panel na limbo, itong mga Sony. Kasi
hindi natin ma-detect sa tester lang yung mga leakage. Pero kung meron tayong oscilloscope, sigurado ma-detect natin. So bago natin ginating dito kanina, bago tayo nag-cut dito kanina, ito, nag-check tayo ng resistance. So mataas yung mga resistance lahat, kaya kinat natin. Pero nung matapos natin kinat, hindi pa rin lumabas yung 28 volts sa ating bone. So yan, dinugtong natin mga bro, yan, tapos natin kinat, tapos dinugtong natin, tapos ito, lumipat tayo dito, ito mga bro, yan. So dyan tayo lumipat kasi yan yung karugtong doon sa kabila. So ganun pa rin, inubos natin yung walong gate signal, yung apat na magkapares, CKB1 to CKB4, yung walong pin na yan. So ngayon, subukan nating i-testing kung mayroon na ba tayong masukat na supply dito. So itabela natin tong ating microscope. So yan, plug in natin. Tapos dito tayo sa bone. Ito yung bone niya mga bro. Sinyo, meron na tayong 28 volts. So yung HVDD natin, so meron na rin yan, 17. Yan. So silipin natin mga bro kung meron na bang display, kasi meron na, may lumabas na 28 volts sa ating bone. So mayroon na mga bro, yan, malinis naman yung ano niya, image. So pag ganito na hindi naman magaspang, wala siyang mga hairlines, so kahit wag na tayong mag lagay ng resistor to ground, 10k resistor to ground dito sa kinat natin, kasi malinis naman ito dito. Pag magaspang, halimbawa hindi pino, pwede tayong maglagay ng resistor dyan to ground yung papasok sa panel. Papasok sa panel, yan yung i-short natin lahat, tapos connect natin sa ground pag magaspang. Pero ito malinis naman mga bro, to yan. So subukan natin lagyan ng ano to, signal antenna. So salamat nga pala mga bro sa mga nakasubaybay sa ating mga pina-upload na video, sa mga nag-subscribe, maraming salamat. At kung bago ka pa sa channel ko, sana huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para naman. Yan mga bro, mayroon na. Yan. So hanggang dito na lang ang video natin mga bro. Sana mayroon kayong napulot na kunting idea. So maraming salamat mga bro. God bless.